arko ni Noe. Sa huling kwento, aking ipinahayag kung paano sumaway sa Diyos si Adan at Eva at kinain ang ipinagbabawal na prutas. Sa paggawa nito, inilayo nila ang kanilang sarili mula sa Diyos. Ang kanilang mga anak ay ayaw sa isa't isa. Pinatay ng malalakas ang mahihina. Puno ng masasamang tao ang mundo. Nakita ng Diyos kung gaano kakilakilabot ang nangyari sa mundo. Nakita niya na wala nang may pakialam kung ano ang mabuti. Ngunit may nakita siyang isang mabuting lalaki. Ang pangalan niya ay Noe. Mahal ni Noe at ng kanyang pamilya ang Diyos. Si Noe ay nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. Ama? Ama, nasaan ka? Ama, hayaan mo akong sumama sa iyong pagdasal. Isang mabuting anak, pagpalain ka ng Diyos. Halika, umuwi na tayo. Tulungan mo akong pauwiin ang mga alaga nating tupa. Sige po, halina kayo. Si Noe at ang kanyang pamilya ay mahirap lamang. Ngunit mahal nila ang isa't isa. Sila ay may sapat na pangkain sa araw-araw. Hindi kailanman nakakalimutan ni Noe na ang mga ito ay biyaya ng Diyos. O Diyos, salamat sa lahat ng iyong biyaya sa akin at sa aking pamilya. Salamat sa lakas para makapagtrabaho at para sa pagkain sa aming hapag. Amen. Isang gabi pagkatapos kumain, lahat ay nagpaalam na kay Noe upang matulog. Ngunit si Noe ay hindi agad na mahinga. Tulad ng kanyang nakaugalian, may kakaiba siyang nararamdaman. Mukhang inaanto ka na. Mamahinga ka na. Ikaw ba, Noe? Mauna ka na. Hindi ko pa nararamdaman ang pagod. Baka maglakad-lakad muna ako sa labas. Si Noe ay lumabas ng bahay para maglakad-lakad. Siya ay may kakaibang nararamdaman na para bang may malaking bagay na mangyayari. Hindi niya alam na ang Diyos ang may kagustuhan na siya ay palabasin mula sa kanyang bahay. Ano ito? Noe? Diyos, ikaw ba yan? Oo, Noe. Ako nga. Nais kong makinig ka sa mga sasabihin ko. Noe, hindi na nagmamahala ng mga tao sa paraan na nararapat, kaya't aking napagdesisyon na ianod ang mundo gamit ang isang malaking baha at magsimula muli. Nakakatakot, Diyos ko. Pakiusap, huwag niyo po itong gawin. Huwag kang matakot, Noe. Ito ay sinasabi ko sa iyo sapagkat ikaw na lamang ang nag-iisang nagmamahal sa akin. Ikaw at ang iyong pamilya ay aking pinipili para tulungan akong magsimula muli. Makinig kang mabuti. Nais kong gumawa ka ng isang bangka, isang arko. Pagkatapos mong itayo ito, kukunin mo ang iyong asawa, iyong mga anak at ang kanilang asawa. At ikaw ay magdadala rin ng isang babae at isang lalaki ng bawat isang klase ng hayop sa mundo, pati na rin ng mga ibon. Pauulanin ko ang mundo ng 40 araw at gabi para masira ang lahat ng buhay na nilalang na aking ginawa. Dapat kong tawagin ang aking mga anak upang ako'y kanilang matulungan. Gising! Gising mga anak! Ako'y may importanteng ibabalita sa inyo. Ah, ano yon, ama?
Halina't doon tayo sa lamesa. Sasabihin ko roon, ito ang iniutos ng Diyos. Ngunit Noe, tayo ay pagkakatuwaan ng ating mga kapitbahay. Pagtatawanan tayo ng mga tao sa syudad kapag ito'y kanilang nalaman. Paano na ito, Ama? Wala sa atin ang marunong gumawa ng arko. Huwag kang mag-alala. Ako'y tinuruan ng Diyos kung paano. Tutulungan kita. Kung ito ang kagustuhan ng Diyos, susuportahan ka namin. Salamat, mahal. Seryoso ako. Kami ay gagawa ng arko. Isang malaking arko. Sige, tumawa ka lang. Makikita mo rin. Na ang lawak at laki ng lupa na ito. Dito tayo gagawa ng arko. Gumamit ka ng sariwa at malagkit na kahoy. Ito ay malagkit tulad ng sabi ng Diyos. Ang haba ay dapat 450 talampakan, 75 ang lapad at 45 ang taas. Takpan ng alkitran ang bawat tabla ng kahoy. Sa loob ay may 3 palapag. Dapat may puwang na pumapalibot sa arko at sa ibaba ng pinakamataas na palapag. Lagyan ng pinto sa gilid na may laking sapat dapat upang makapasok ang pinakamalaking hayop sa mundo. Tapos din natin! Mabuti! Mabuti mga anak! Nasaan ang matandang gumawa ng arko? Gusto ko rin makita ang mga nagsasabing may baha na parating. Ikaw ba ang matandang baliw? Ang aking ama ay hindi baliw. Ah, ganon. Ikaw siguro ang anak niya. Ma, tignan nga ang ginawa niyong arko. Wow naman. Baliw lamang ang gagawa nito. Baliw! Malis na nga tayo dito. Dapat kayong makinig sa aking sasabihin. Marami pang dapat gawin. Huwag kang mag-alala, Ama. Mamaya na lamang ay sila ang iiyak. Kung sila lamang ay mas nag-iisip. Iniisip ko nga kung paano natin papupuntahin ng mga hayop sa arko. Ama! Ama, tignan mo! Isang mirakulo! At isang ang mirakulo! Dinala ng Diyos ang isang pares ng bawat hayop at ibon sa mundo. Tigre, leon, elepante, giraffe, zebra.
Nandito na ang lahat. Tignan mo, mukhang uulan na ngayon. Nagsimula nang magtipon ang mga ulap at ang malamig na hangin ay umihip. Lahat ng mga nasa loob, ayos lang ba kayo? Ayos kami rito, Ama. Ayos po ang lahat dito. Mabuti, isasara ko na ang pinto. At tulad ng sinabi ng Diyos, nagsimula ng umulan ng pagkalakas-lakas. Oh Noe, ako'y natatakot. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang puprotekta sa atin. Tagumpay! Tagumpay! Sinabi ko naman sa inyo eh. Ay, salamat sa Diyos. Siya ay nag-antay at nag-antay at nag-antay. Ngunit hindi tumigil ang ulan. Tinakpan ng ulan ang buong mundo maski ang pinakamataas na bundok. Pagkatapos ng 40 araw at gabi, tumigil ang ulan. Tumigil na! Tumigil na ang ulan! Ano? Kahanga-hanga! Napakahusay upang maging totoo. Kailan tayo bababa? Mahal, tayo ay bababa kapag tuyo na ang lupa. Ano ang nakikita mo, mahal? Wala. Puro katubigan. Huwag kang mag-alala, ina. Ang anak ko'y manang mana sa kanyang ama. Ngunit ama, paano natin malalaman kung may tuyo na bang lupa sa labas? May punto ka. Alam ko na. Siya'y kumuha ng uwak at pinakawalan ito. Alam ni Noe na kapag nakakita ng lupa ang uwak, magdadala ito ng kung anuman pagkabalik. Nagantay si Noe. Ngunit nang bumalik ang uwak, wala itong dala. Nang sumunod na araw, sinubukan muli ni Noe gamit ang isang kalapati. Bumalik ka ng may mabuting balita. Bumalik ang kalapati nang wala ring dalang kasama. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Noe sapagkat alam niyang hindi sila pababayaan ng Diyos. Pagkatapos ng ilang araw, nagpakawala muli ng isang kalapati si Noe. At sa pagkakataon na ito, hindi bumalik ang kalapati nang walang dala. May dala itong sanghay ng puno ng oliba. Ama, ito'y mabuting balita. Mukhang may tuyong lupa na malapit sa atin. Oo anak, mukhang malapit na tayo sa may tuyong lupa. Maya't maya lamang, ang arko ay lumapag sa tuktok ng mataas na bundok at nang ligtas ng bumaba, sinabi ng Diyos kay Noe na maaari na silang pumanaog. Noe, ikaw at ang iyong pamilya at mga hayop ay maaari nang lumabas. Tuyo na ang mundo. Oh,
Humayo kayo at magparami, ipagkalat ninyo ang pagmamahal ninyo sa Diyos at nang malaman nyo, pangakong hindi ko na aanurin ng baha ang mundo. Ako ay mag-iiwan ng bakas pagkatapos ng bawat ulan upang magpaalala sa inyo ng aking pangako. Pinasalamatan ni Noe at ng kanyang pamilya ang Diyos para sa lahat ng ginawa niya para sa kanila.